kawitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng kanilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, sa aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din na nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa huling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang kikilalaning asawa niya napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat, sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa atin pong ebanghelyo, ayon kay San Lucas, tinanong po si Jesus ng mga Saduceo tungkol sa muling pagkabuhay. At alam naman po natin na ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Subalit si Jesus, ginawa niyang oportunidad ang tanong ng mga Saduceo upang ipaliwanag ang realidad ng tungkol sa muling pagkabuhay. Ang mga Saduceo, ang kanilang tanong ay base po ito sa marriage law sa Deuteronomy 25:5-10 na kung saan ang isang lalaki ay kinakailangang pakasal doon sa napangasawa ng kanyang kapatid na lalaki kung sakaling ito'y mabalo. Ginamit nitong mga Saduceo ang batas na ito upang hamakin ang konsepto ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagtatanong na sa huli, sino raw sa pito ang ituturing na asawa nung babae? Yamang silang lahat ay napakasal doon sa babae. Ngayon, ang kanilang tunay na hangarin ay hindi naman magtanong ito mga Saduceo, kundi upang subukin si Jesus tungkol sa kanyang magiging sagot. Subalit si Jesus, hindi siya nagpabitag sa tanong ng mga Saduceo. Sa halip, siya ay nag-focus doon sa earthly concerns ng eternal life na kung saan binibigyan ng diin na ang buhay sa mundong ito pagkatapos sa kabilang buhay ay wala nang pangangailangan pa para mag-asawa. Ipinaliliwanag ni Jesus na ang muling pagkabuhay ay hindi lamang pagpapatuloy ng ating buhay dito. Kaya nga po sinasabi ko lagi sa mga namatayan, sa misa, sa mga funeral masses, sinasabi ko sa kanila, ang kamatayan sa mundo ay hindi katapusan ng buhay sapagkat may kabilang buhay. At sinabi nga doon na ang mga tao ay sa kabilang buhay, hindi na sila kailangan mag-asawa. Sila'y parang mga anghel. Ang muling pagkabuhay, mga kapatid, lalo na ang buhay na walang hanggan, ito'y buhay na kung saan ang mga yumao ay fully united with God, na kung saan ang umiira lamang doon ay pagmamahal at communion to its fulfillment. Ngayon, sinagot ni Jesus itong mga tanong na ito sa pamamagitan ng kataga mula sa nasusulat na kahit daw si Moises ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Noong sinabi niya, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab ng mababang punong kahoy, ang Panginoon daw ay tinawag ni Moises na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Subalit, napakahalaga ng kanyang sinabi, ng sinabi ni Jesus, na ang Panginoon ay Panginoon ng mga buhay, hindi ng mga patay. Mga kapatid, ang panawagan at ang pangako sa muling pagkabuhay, ito'y para sa ating lahat. Minsan, may mga tao sa buhay natin na kukwestiyonin ang ating paniniwala, hindi dahil gusto nilang matuto. Minsan, may mga taong kukwestiyonin ka kasi gusto kang hamakin. Kukwestiyonin ka kasi gusto kang subukin. Totoo ba ito na marunong? Totoo ba ang kakayahan mo? Minsan, may mga hamon sa atin, sa ating trabaho
may mga katrabaho kong minsan na ang intensyon, hindi naman talaga magtanong, minsan na kanilang intensyon, sinusubok ka lamang. Mga kapatid, iniimbita tayo ngayon ni Jesus na huwag padadala sa mga mapanlinlang, kundi manatiling nakaugat sa ating pinaniniwalaan. Lalo na tayong mga Kristiyano-Katoliko, tayo po'y naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya nga, ang kamatayan sa mundong ibabaw, hindi katapusan ng lahat. Hindi katapusan ng lahat. Kaya nga, napakaganda na itong buong buwan ng Nobyembre, ipinagdadasal natin ang ating mga yumaong kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, sapagkat naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan. Subalit, hindi natin dapat hintayin na tayo ay pumanaw sa mundong ito para natin mabigyang halaga ang buhay na walang hanggan. Dito pa lamang sa mundong ibabaw, nawa mamuhay tayo na parang kapiling ang Diyos sa kalangitan. Anong ibig ko sabihin? Naway maging wagas ang ating pag-ibig, maging totoo, maging wagas ang ating pagpapatawad sa kapwa, nawa maging wagas ang ating pagpapakita ng awa. Ito ang mga bagay na ating pwedeng gawin sa mundong ibabaw. Mga kapatid, kailan kayo huling nagpatawad? Kailan kayo huling nagsorry? Kailan kayo huling tumanggap ng pagkakamali? Tayo iniimbita ng Panginoon sa pagninilay tungkol sa kabilang buhay na sa mundong ito, kinakailangan tayo na mismo magsimula ng mamuhay na parang may langit sa lupa. Magpatawad, magmahal, magpakita ng awa. At ang lahat ng ito, kung susuriin natin, pinakita ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakabaluhalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ang ating itutugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kalagayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda para sa amin, kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya, magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinupob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Sa pingin na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at pahangunan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at hangunan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin, inihahain, dugo ni Kristong putihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at hangunan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanghulan, Panginoon Diyos nating lahat. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha ng malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal ng kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay sa nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ilalong nagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan na kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinaramdal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.